Group's bill increasing teacher supplies allowance to 10,000 pesos. The self-service of our educators is priceless, and we hope to address one of the many concerns they have through the provision of this supplies allowance, which will not be subject to income tax. At isa pa, House approves bill allowing the formation of workers' union. Inaprubahan ang bill na nagpapatayag sa pagbuo ng mga union ng manggagawa. Sa pagboto sa 25701, inaprubahan ng House of Representatives noong Martes ang House Bill 9430 na naglalayong palakasin ang mga karapatan ng mga manggagawa sa self-organization sa pamamagitan ng pagbabago sa mga paghihigpit sa proseso ng pagbuo ng union gaya ng itinadhana sa Labor Code. Samantala, prangka namang sinuplahan ni Senator Amy Marcos ang pinsan nitong si House Speaker Martin Romualdez tungkol sa plano ng House Speaker na isulong muli ang pagbabago ng konstitusyon sa susunod na taon. Tinututulan ni Presidential Sister at Senator Amy Marcos ang panukalang charter change o pagbabago sa saligang batas na muling isinusulong ngayon sa mababang kapulungan ng Kongreso. Binigyang diin ni Senator Amy na una ng sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na hindi pa napapanahon ang cha-cha dahil dapat tutukan ngayon ang hanap buhay ng tao at ang mga nagtataasang presyo ng bigas at mga bilihin. Hayagang tinanong rin ang senadora na kaya ba pinagpipilitan ang cha-cha ng dalawang bes nang isinulong sa Senado ay dahil ba may gustong maging Prime Minister na hindi mananalo sa pagka-presidente? Kamakailan lang ay sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na pag-aaralan ng mga kongresista ngayong Christmas break ang pagbabago sa economic provisions ng saligang batas dahil panahon na aniya na i-review ito sa susunod na taon at magiging legasiya ng 19th Congress. Ani House Speaker Romualdez, I believe 2024 will allow us again to revisit the whole issue of the Constitution, and I'd say we'd like to focus very much on the economic provisions. We want to lift the restrictive provisions in our Constitution. We will be working hand in hand with economic managers to see what are the priorities and what we should take up first. Ang sagot naman ni Senator Amy Marcos, ang kulit naman at dalawang beses na binasura yan ang todo-todo ng Senado. Ba't ba pinagpipilitan? Baka may gustong mag-Prime Minister na hindi manalo sa Presidente. Kayo bilang Pilipino, marapat nga kayang baguhin ang Konstitusyon? Si House Speaker Martin Romualdez nga kaya ang tinutukoy ni Senator Amy Marcos na balak magpresidente na hindi mananalo? Malaya po kayong makakapag-komento sa ibaba. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa panonood. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-click na din ang bell button para updated po tayo sa mga susunod na video.